guys. Good morning, good afternoon, good evening. This is Mav's Vlog. Yahoo! And guys, meron naman tayong panibagong tutorial about sa KineMaster. KineMaster exporting, or paano ba natin maayos ang pag-i-export ng ating KineMaster apps. Turo ko sa inyo kung paano nga ba natin ma-export yung isang videos na gamit ang KineMaster apps. Dahil minsan guys, yung KineMaster ba is hindi siya na-export yung mga videos, lalo na kung marami kayong nailagay na clips. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-fix yun or maayos sa magitan ng setting ng KineMaster. Ngayon guys, umpisa na natin para hindi na siya magtagal, pero bago natin siya maumpisahan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please like and share and mag-comment ka dyan at pag-subscribe mo na rin at click mo na rin ang notification ko para notify ka kung mag-upload ako ng tutorial and personal vlogs ko. This is Mav's Vlogs. Now guys, nandito tayo ngayon sa KineMaster guys na apps. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-export yung videos na ginawa ko dito sa KineMaster na maraming clips. Kagaya nito guys, kasi gumawa ako dito ng clips na mayroon siyang zoom in, zoom out. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya i-export. At ipapakita ko sa inyo kung export ba siya o hindi. Kagaya nito, i-click natin yung export. Kasi minsan yung mga videos na maraming clips, may time na hindi talaga siya ma-export, okay? Lalo na kung yung videos is mahaba. Check muna natin siya guys para ma-share ko sa inyo kung paano natin siya ma-export. Kagaya ng mga nag-export niya ng videos na hindi nila alam kung bakit at kung ano yung dahilan kung bakit hindi ma-export yung videos nila. Kasi nga maraming clips yung nilalagay natin, okay? Kagaya niyan, yung nakalagay is an error occurred while exporting. Please try again. Kudik init build. Ganyan. So, ngayon, i-click ko na lang yung okay. Accept na lang tayo dyan, guys. Ngayon, nandito na tayo sa front screen ng KineMaster apps. I-click natin tong setting. I-click natin tong device capability information. Nandyan ako sa 1440p. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin. Yung 3 dot na to guys, sa right side, i-click natin. I-click natin tong kung nasa layer mode kayo, kagaya niya, nasa layer mode kayo, ilipat nyo siya sa high resolution, kagaya niyan. At i-click nyo yung run analysis now. I-click natin ulit yung run analysis. Nakalagay, please do not turn off KineMaster or switch to the another apps while the analysis is in progress. Kailangan naka-open siya guys. Huwag yung sangayaan na mag-off ba yung light niya. Now guys, tapos na siya, 'di ba? Balik na tayo ulit doon sa ini-export natin na videos. I-export natin ulit siya. Mabagal lang siya pero hintay-hintay lang natin. Ganyan talaga, kailangan nating maghintay. Yung umaasa, kailangan talagang maghintay. Pero yung pinapaasa, siguraduhin nyo na huwag nyo nang hintayin kasi papaasahin lang kayo nyo. Kaya ipasok nyo sa utak nyo na iba yung salitang umaasa at yung salitang pinapaasa.
Ngayon guys, nandito tayo sa salitang umaasa. Kaya kailangan natin maghintay, okay? Remind ko pala guys, ha, yung pag-export ng KineMaster na to is depende sa RAM ng inyong cellphone, okay? Yung gawin nyo muna guys is sa media muna kayo gumawa ng cutting clips. Saka nyo i-export, okay? Then, saka kayo uli maglagay sa layer clips. At i-insert nyo siya doon din sa ano, sa unang clips ng media nyo. Para hindi kayo mahirapan sa pag-export, okay? Nakuha nyo ba guys? Ayan siya guys, nakita nyo naman na na-export siya, diba? Kaya ito yung gawin nyo guys. Ito yung maishishare ko sa inyo na sana masundan nyo. Hanggang dito lang po. Thank you for watching. This is Mal's Vlog. Tell me pretty lies. Look me up.